teach, we are to find. So where you lead me, I will go. Touch my lips, by your strength, I will go. I will go. Thank you.
Happy Tuesday po sa inyo pong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Ito po si Pastor Nel Binalabansa. At nawa po, nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga oras na ito. Kami po ngayon ay nasa Central Luzon Conference at meron po doon meeting. Ipanalangin niyo po ang aming pong pag-uwi mamaya. At makarating kami na maayos dito dyan po sa Nueva Ecija. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay pagtatalaga ng babaeng balo. Yan, ito po ay halimbawa pa rin ng pagtatalaga ngayong September 27. So tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, ang aming pong buhay ay hiram lamang. Kayo po'y patuloy namin sinasamba. Gabayan niyo po nawa kami sa aming pag-aaral na ito. Tulungan niyo po kami. Maunawaan namin at maisabuhay ang aming pong mapag-aaralan. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So ang sabi po dito sa pinaka-key text natin, Lucas 21, 3 and 4, sabi po dito, at sinabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang mahirap na babaeng balong ito ay naglagay ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat silang lahat ay naglagay mula sa kanilang kasaganaan, samantalang siya mula sa kanyang kahirapan ay inilagay ang lahat ng kanyang kabuhayan. So dito po mga kapatid, napakaganda ng kanyang pagtatalaga nitong balo na ito. Ano? Yung babaeng balo naglagay ng pera na talagang parang buong kabuhayan niya na yun. Pero yung mga mayayaman, eh, may kupit pa sila doon. Kahit na marami yung binigay nila. Ibig sabihin, hindi tinitingnan dito ng Panginoon yung dami nung ibinigay mo. Kundi yung pong ayon sa iyong kakayahan. Kundi yun ba ay sakto sa iyong dapat na ibinigay. Ibig sabihin, nasa pagtatapat ito. Hindi ito sa palakihan ng pera na naibigay sa church. Kundi yung pong pagtatapat. Kahit na malaki po ang iyong binigay na ika po. Eh, syempre sa church, malaki yun. Sa offering, malaki yun. Pero hindi naman ito ayon sa iyong pagtatapat. Ibig sabihin, hindi ito talaga ang tunay mong tithes. Binawasan mo ito. Nagbukang madami lang ito kasi marami kang ibinigay. Pero hindi pa dapat yun. Hindi lang yun yung tithes mo. Ibig sabihin, binawasan mo na. Nagmukhang madami kasi talagang madami sa paningin ng tao. Ngunit sa Panginoong Diyos, eh wala yun. Hindi yun. Wala yun sa Panginoon. Dahil ang tinitignan ng Panginoon, yung puso, yung pagtatapat, yung pagtatalaga. Ang mga mayaman ay nagbibigay mula sa kanilang kasaganahan na marami sa kanila ay para makita at parangalan ng mga tao. So yan po yung sa panahon ni Jesus Christ at sa panahon din natin ngayon, di ba? Walang ipinagkait na kaginhawaan o kaya'y karangyaan sa kanila na malalaking nilang donasyon. Hindi na nga ilangan ang mga ito na ng sakripisyo at hindi maihahambing sa halaga ng kusing ng balo. So dito po mga kapatid, ano, kahit na napakadami pala na binigay ng mayaman sa panahon ni Jesus, mas pinaburan pa ng Panginoong Diyos yung babaeng balo. Sapagkat yung pera na yun na meron siya, na ibinigay niya sa gawain ng Panginoon, yun lang yung meron siya. Kita nyo na? Pero yung mayaman, ibinigay niya yung napakaraming pera, pero yun ay barya lang ng kinita niya. Ibig sabihin, hindi talaga yun yung totoong dapat ay sa Panginoon. Meron pa siyang kupit doon. Kasi lahat naman na tinatangkilik natin ay sa Panginoong Diyos siya. Pinagkatiwalaan lang tayo. Yun dapat natin maintindihan dyan eh. Ipinagkatiwala lang yan sa atin ng Panginoong Diyos. Huwag tayo magmamalaki sa Panginoon, akin ito eh. Kaya ito lang ibibigay ko, mukhang marami naman ito at kita naman ng mga tao, marami. Di ba? Hindi katulad ng balo na yun, isa lang eh. Pero yun pa yung mas gusto ng Panginoong Diyos. Yun pa yung mas lalong pinagpala ng Diyos, yung babaeng balo na ito. Kasi yun lang yung pera niya, ibinigay niya pa sa gawain. Katindi nitong pagtatalaga nito, mga kapatid. Matinding pagtatalaga. Maari sabihin natin, Panginoon, ito na lang yung pera ko eh. Ibibigay ko pa ba ito sa gawain? Yung pera, yung babae, yun lang yung pera niya. Dahil sa pagtatalaga niya sa gawain ng Panginoon, ibinigay niya pa. Wala siyang pinoproblema ang pagkain niya o kinabukasan, ang Diyos ang magpo-provide. Grabe, matindi itong sakripisyo ng babae. Ano? Ang motibo ang nagbibigay karakter sa ating mga gawa na tinataktakan sila ng kahihiyan o mataas na kahalagahang moral. Hindi ang malalaking bagay na nakikita ng bawat mata at pinupuri ng bawat dila ang itinuturing ng Diyos na pinakamahalaga.
Yung pinakamahalaga, mga kapatid, ay yung nakikita yung pusong nagtatapat sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Yan, napakaganda niyan. Yung talagang nagtatapat ng totoo, yun ang pinapahalaga ng Panginoon. Sabi dito, ang maliliit na tungkulin na masayang ginampanan, ang maliliit na regalo na hindi ipinagmamapuri, at sa paningin ng tao'y tila walang halaga ay madalas na pinakamataas sa kanyang paningin. Yan po sa Panginoong Diyos. Maliit nga lang ito na binigay niya sa gawain ng Panginoon. Pero yun lang yung ayon sa kanyang kakayanan. Yun na yung pagtatapat niya sa Panginoon. Kaya hindi natin yan mahuhusgahan sa amount ng pagbibigay. Merong nagbibigay na maliit nga, pero yun ay ayon sa pagtatapat niya sa Diyos. Yun ay ayon sa kanyang kininta. Yun ay ayon sa kanyang nakayanan. Meron nga naman nagbibigay ng napakalaki, pero hindi naman yun yung tunay niyang, hindi naman yun dapat yung tunay niyang ibigay pa. Dahil may mas malaki pa dapat siyang ibibigay na sa Panginoon. Ngunit kinupit niya. Ayun, yun ang mahirap diyan. Sa Diyos ka naman, ano nun, sa Diyos ka naman, sa Panginoong Diyos ka naman nanagutun. Kasi ang church naman, makikita lang naman na ito ay nagbigay malaki. Pasalamat, di ba? Palakpakan yung mga tenga natin at pinupuri natin yung tao kasi napakagaling, napaka-generous naman ni kapatid. Pero sa paningin ng Panginoon, di ba? So yun, ang kailangan natin tingnan dito, yung pagtatapat sa ating Panginoon. Ang isang puso ng pananampalataya at pag-ibig ay higit na mahalaga sa Diyos kaysa pinakamahal na regalo. Ano yung pinakahigit na mahalaga sa Diyos? Yung pananampalataya at pag-ibig. Ibinigay ng Abang Balo ang kanyang buong kabuhayan upang magawa ang kakaunting kanyang ginawa. So, biruin niyo po yun. Sinabi ng ating Panginoong Jesus, yung balo na yun ay mahalaga sa Panginoong Diyos. Kasi kahit isang pera lang ibinigay, buong kabuhayan niya naman na yun yung binigay niya. Biruin mo yun. Ganun ang Diyos sumukat. Pero ang tao, pagsusukat ng mga pagpapala, pagsumukat tayo ng malaki, doon talaga sa amount, doon talaga sa dami. Pero ang Diyos, kapag sumusukat ng katapatan, sinusukat niya sa puso. Ayan, sa pananampalatay at pag-ibig, kung ano yung purpose, kung ano yung pakay niya, sinusukat sa pagtatalaga. Ganyan ang ating pong Panginoong Diyos. Tinanggihan niya ang kanyang sarili ng pagkain upang maibigay ang 2 pusing na iyon sa layuning kanyang iniibig. Makita nyo yan, mga kapatid. Meron bang kayang gumawa niya? Napakahirap niyan. Ano? Ultimong kakainin mo. Oh? Yung ultimong pambili niya ng pagkain, 2 pusing na yun, ibinigay niya pa sa gawain. Matindi. Matindi itong balo na ito. Hindi ko ma-imagine. Gaano katindi yung kanyang pagkatalaga sa gawain ng Panginoon na ultimong pagkain na lang niya. Yun lang yung pera niya pambili ng pagkain, ibinigay niya pa sa gawain ng Panginoong Diyos. Well, hindi ko sinasabi na yung buong kabuhayan niyo, ibigay niyo sa gawain ng Panginoon. Ang sinasabi dito, mga kapatid, yung pagtatalaga. Kamusta yung pagtatalaga natin sa Panginoon? Kamusta yung pagtatapat natin sa Panginoong Diyos? Kinukupitan ba natin ng Panginoon? Dinadaya ba natin ng Panginoon? Well, sa church, makalulusot tayo sa treasurer kasi kung ano lang naman yung nilulog natin doon, yun ang kanyang isusulat, hindi na tayo che-chicken doon. Ganito ba yung nagkikinita mo? Hindi na ililiquid eh. Wala pong karapatan yung treasurer na mag-liquidate doon sa, oy, mali yung tithes mo, dapat ganito. Hindi ho, ganun. Hindi rin po pwedeng gawin yun ng pastor. Ang nakakaintindi nun ay ang Diyos at ikaw. Kaya kung mandarayan ka sa Diyos, hindi ang tao, hindi ang church ang dinadaya mo. Kundi ang ating Panginoong Diyos, mas mabigat. Dinaya mo mismo ang ating pong tagapagligtas, di ba? Sabi pa rito, at ginawa niya ito sa pananampalataya na naniniwalang hindi makaliligtaan ng makalangit na Ama ang kanyang dakilang pangangailangan. Ang hindi makasariling espiritong ito at pananampalatayang katulad ng sa bata ang nagkamit ng papuri ng tagapagligtas. Sino ang nagkamit ng papuri ng tagapagligtas? Yung babaeng balo na ito, mga kapatid, na talagang tinanggihan niya yung kanyang sarili. Hindi siya naging makasarili, kundi inisip niya yung gawain ng Panginoong Diyos. At yung mga pangangailangan niya, ibinigay niya na sa Panginoong Diyos. Panginoon,
Alam nyo ang aking pangangailangan, sustain me. Ganyan yung pananampalataya ng babae na ito. Matindi. Ano, minsan sinusubok lang tayo ng Panginoon sa katapatan natin. No, nawa, idalangin natin sa Panginoon. Maging masundan natin itong halimbawa na ito na yung pagtatalapat talaga, yung pagtatalaga talaga sa ating Panginoon Diyos ay masumpungan sa buhay po natin. Kaya kamusta yung pagtatalaga natin sa Diyos? Kamusta yung pananampalataya natin sa Kanya? Sugunod lang ba tayo sa agos? Maganda ngayon, dito ako. Pagpangit dito, wala ako dyan. Ganun ba tayo mga kapatid o tuloy-tuloy yung ating pagsamba? Nawa, ating dalangin na tuloy-tuloy yung ating pagsamba at pananampalataya sa Diyos na tayo'y pare-parehong magtalaga sa ating tagapagligtas upang may pahayag ang karakter ng Diyos, upang hindi natin manilang ang ating mga sarili, ang iglesia at ang sanlibutan sa pamamagitan ng huwad na Kristyanismo, kailangan natin magkaroon ng personal na pagkakilala sa Diyos para hindi po tayo madaya ng ibang mga mangangaral na Biblia na linilihis yung mga talata. Kailangan ng personal na pagkilala sa Panginoong Diyos dahil naglipa na ang mga huwad ng mga Kristiyano. Naglipa na ang mga huwad na samahan tanging sa personal na relasyon natin sa Diyos. Tayo makakaasa at magbibigay sa atin ng linaw, ng guide, ng gabay para tayo ay magpatuloy sa pananampalataya na ito. Ano? Masumpungan tayong tapat ng ating tagapagligtas. Kung meron tayong pakikisama sa Diyos, tayo'y kanyang mga ministro. Bagaman maaring hindi tayo nangaral sa isang kongregasyon, tayo'y mga manggagawang kasama ng Diyos sa pagpagahayag ng kadalisayan ng kanyang karakter sa sangkatauhan. So, tayo po ay mga ministro ng Panginoon. Kahit na sabi mo, hindi naman po ako pastor eh. Kahit na hindi ho kayo pastor o ministro talaga nag-aral ng banal na kasulatan sa seminaryo, hindi po yun ang sukatan, kundi yung pong pagpapahayag natin ng salita ng Panginoon Diyos. Sabi dito, nagiging kasama natin ng, ang Diyos sa paggawa sa bukiran. Nagiging ministro tayo sa gayong paraan, mga kapatid. Kaya ang panawagan sa atin ngayon, magtalaga tayo sa Panginoong Diyos ng ating pong buong buhay sa Kanya. Sa paglilingkod, sa gawain o kung ano pa mang ministry ang nais ng Diyos na ipagawa sa atin. Kaya sabi po dito sa 21:3 and 4 ng Lucas, at sinabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang mahirap na babaeng balong ito ay naglagay ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat silang lahat ay naglagay mula sa kanilang kasaganaan, samantalang siya mula sa kanyang kahirapan ay inilagay ang lahat ng kanyang kabuhayan. So dito po mga kapatid, nakita rin natin, na-analyze din natin sa talata na ito, na yung mayayaman, nagbibigay lang sila kapag sila ay sagana. Yung mga negosyante, di ba? Kapag nalabas na yung kanilang puhunan, at nakita nila, yung tubo nila, tumubo pa ng tumubo. Sila ay nagbigay sa panahon ng kanilang kasaganaan. Pero kung sila ay salat, hindi sila magbibigay sa gawain ng Panginoon kasi malulugi sila. Pero itong babae na ito, nagbigay siya sa gawain ng Panginoon, hindi sa panahon ng kanyang kasaganaan, kundi sa panahon ng kanyang kahirapan. Sa panahon na siya'y salat, siya'y nagkaloob sa gawain ng Panginoon. Nakita ng Diyos ang pagtatapat ng babae na ito, kaya yung blessing sa kanya ay napakatindi. At talagang siya'y hinangaan ng ating pong Panginoong Jesus. Kaya kamusta sa atin mga kapatid? Kamusta ang ating puso? Kamusta ang pananampalataya natin sa Diyos? Katulad ba tayo ng mayaman? Nananampalataya tayo dahil sa iyong sagana, dahil tayo ay maayos, dahil malusog tayo, kaya tayo sumasamba sa Diyos lang, sa Diyos. Pero kapag ka may kahirapan na, pero kapag ka dumaranas na tayo ng sakit, ng pangamba, nakakapag-worship pa rin ba tayo sa Panginoong Diyos? Nawa, maging katulad po tayo ng babaeng balo na ito, na kahit sa gitna ng kahirapan, tumulong sa sagawain. Sa kahit na kalagitnaan ng kahirapan, nanatiling tapat nanampalataya sa ating pong Panginoong Diyos. Nawa ay masumpungan ito sa ating pong mga buhay at sundin po natin itong halimbawa ng babaeng balo, ang pagtatapat sa Panginoong Diyos, ang pagtatapat sa Panginoon at pagbibigay walhati sa Kanya, pagsangkot sa gawain. Anuman ang kalagayan mo sa mga oras na ito, mayaman ka man o mahirap,
gumawa tayo sa bukirin ng Panginoong Diyos sapagkat tayo ay kanyang mga ministro sa lupa na ito. Ito po yung halimbawa ng pagkatalaga. Nawa ay meron po tayong natutunan sa umaga na ito. At kung kayo po ay may mga prayer requests, comment down below at ipapanalangin po natin yan sa pangunguna po ni Brother Melvin Villasano pagkatapos po ng awit na ito papuri sa ating Panginoong Diyos. Magandang umaga po sa inyo po lahat. Nang laro ang bangka, yari ito sa kahoy, sa hilog ito pinalutan. Ngunit talinalakot at ang bangka ay naano. Nangako ang bata na lumuluha na kanyang hahanapin na wala niyang bangka at hindi nga nagtagal nang makita niya ito sa tindahan. Nag-ipon siya ng pera ng kanyang mabili, siya'y umuwing yakap niya ng masaya. Dalawang beses na ikayakin, una'y ginawa kita, ngayon ay tinubos kita. Dalawang beses na ikayakin, yan ang sabi ni ng isang tao. Yari ito sa pag-ibig na buhay dito sa mundo. Ngunit ipanay na lakot at ang tao ay naano. Nangako ang Diyos mula sa kanyang trono na kanyang hahanapin na wala niyang tao at hindi nga nagtagal dumating si Jesus na kanyang anak. At siya'y nabayubay doon sa krus upang tao'y maibalik niya. Dalawang beses na ikayakin, una'y ginawa kita, ngayon ay tinubos kita. Dalawang beses na ikayakin, yan ang sabi ni Jesus. Dalawang beses ikayakin, una'y ginawa kita, ngayon ay tinubos kita. Dalawang beses na ikayakin, yan ang sabi ni Jesus. Yan ang sabi ni Amen. Salamat po, Pastor. Ayan, tapat na pagtatapat. Tapat na pagtatalaga. Halimbawa, no, tapat na pagtatalaga. Isang napakatinding hamon po sa atin yan, mga kapatid. Tayo ba ay tapat na nagtatalaga?
Nawa po tayo ay natuto na bless, natuto at na bless ngayong umagang ito sa lesson ng babaeng balo na ibinigay sa atin halimbawa ng babaeng balo. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Let's pray po. Dakila at mapagpala namin Diyos, amang banal na nasa langit. Maraming salamat po. Salamat sa inyong ibinigay sa amin na muling pagkakataon ngayong umagang ito na muli kami makapakinig ng inyong aral. Isang napakagandang halimbawa ng tapat na pagtatalaga ng isang babaeng balo na po ito ay aming maisa buhay na kami ay maging tapat kahit na kami ay salat o ginawa man upang sa ganun kami ay lubos na maging tapat sa inyo, hindi lamang sa kami ay sagana kundi kami po ay nasa, kahit nasa kahirapan. Nagpapasalamat po kami dahil itong halimbawa na ito ay isang humahamon sa amin na kami rin ay magtapat pagkat masasayang lamang ang aming paghahanda kung kami ay hindi magiging tapat kasi kami ay parang nang sisinungaling sa aming pagtatapat. Maraming salamat po sa iyong pag-ibig. Dalangin din po namin ama ang kapatiran na nakikinig ngayon. Ngayon din naman ang hindi makapakinig dahil sa kawalan pa rin ng kuryente pag natulot ng bagyo. Ama, aming pong mga pang-araw-araw na pumuhay, ang buong maghapon na ito ay samahan niyo po kami. Gabayan po kami, bigyan kami ng sapat na lakas, sapat namin pangailangan. Alam namin na maraming naapektuhan ng bagyo. Alam namin na inyong ipagkakaloob ang inyong tulong, ang inyong kamay para sa mga ito, para sa amin. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming mga dalangin. Gabayan din po si Pastor kung saan man sila naroon ngayon, kung sila man ay nagbabiyahe o nasa kanilang bahay na walang signal at walang internet. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming mga panalangin. Patawarin po ang aming mga kasalanan nagawa. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Muli mga kapatid, good morning po sa lahat ng mapalad na mayroon ng internet, mayroon ng kuryente. Iba, mahirap pa rin po internet dahil nasira yung mga tower ng cellphone. Ano po, si Pastor, hindi ko alam kung siya ay nagbiyahe papunta sa CLC o nasa bahay nila na mahina pa rin ang internet. So, at least tayo po ay napakinig ng lesson. Ito yung record niya ng 26-27. Kaya lang ay hindi natin naiplay gawa ng bumagyo nga at nawalan na ng internet at kuryente. Kung hindi siya nakapag-record, gawa nga rin ng lack of ano, kuryente siguro o internet din niya siya nakapag-record. So bukas na ay maging maayos ng lahat. At unti-unti na nare-resume yung mga power lines. Ano po? So good morning po sa lahat ng napalad na nakapakinig. At patuloy po tayong sumubaybay hanggang bukas ng mga ganito ring oras. God bless po. Of Jesus calling, my answer is I will go. I see the need of people crying, my answer is I will go. I go to share the message of love, I go to share the blessed Lord. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I am His